Nika here, and this is another tutorial. Ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa itong font. Ang una kong ginagawa kapag naglalettering ako, sinusulatan ko muna ng lapis. Ito yung mga colors na gagamitin ko ngayon. Tapos binubura ko ng konti yung lapis para hindi gaano makita. Sa font na ito, capital letters lahat ng gagamitin. Lahat ng patayo na lines, makakapal. Lahat naman ng horizontal lines, manilipis lang. Nag-i-start ako sa very light na color. Sinusulat ko siya sa buong letters. Ayan, parang ganyan lang. Yung light na color yung base ko. After ko isulat yung buong pangalan, nilalagay ko yung darkest color na pinili ko sa pinakataas ng letter. Tapos yung lighter na color, nilalagay ko agad sa baba niya para mag-blend sila. Kapag natuyo yung super tips kasi na gamit ko, hindi na siya madaling i-blend. Mas madali siyang i-blend kapag kakalagay mo pa lang. Kaya minsan, dinadalian ko maglagay ng light color sa baba. Ang ginagawa ko dito, darkest color sa taas, susunod yung lighter color, tapos yung pinaka-lightest na color. Pinaka na nga lightest pa. Tapos ayun, biniblend ko lang ng maayos para smooth tignan. After ko isulat, nilalagyan ko ng outline. 0.1 yung Unipin na gamit ko. Dito dapat hindi talaga nanginginig yung kamay nyo. Alam nyo ba, pinipigilan ko pa yung hininga ko kapag nag-outline ako kasi mahirap magkamali. Ang ginagawa ko kapag nag-outline ako, inuuna ko yung mga vertical na lines. Tapos, fini-flip ko yung paper kapag horizontal lines na kasi para sa akin mas madali magsulat ng vertical kaysa horizontal. Depende naman yun sa inyo kung saan kayo mas sanay. Ito optional lang to, kayo bahala kung lalagyan nyo ng shadows na ganyan. Kapag naglalagay ako ng shadow sa right side, pwede din naman sa left side yung shadow kung sanay nyo nalagyan doon. Ayan, sana all no, straight mag-line. Dapat kapag nag-outline kayo, walang nanggugulo sa inyo kasi kapag may konting mali lang kayo, halata na agad. Feeling ko lang. Ito yung white pen na gamit ko. Ang mahal nga niya, 102 pesos. Tapos ang ginagawa ko, sa gitna, ganyan, tapos nilalagyan ko ng lines. Tignan nyo na lang kung paano, hindi ko ma-explain. Ganyan yung ginagawa ko. Ayan, madali lang naman yan gawin. Nakita ko to kay Janeline Paz. Tama ba yung pagbigkas ko? O Janeline? Ang gaganda din ng mga calligraphy niya, i-check nyo. Ang gamit ko palang paper, yung Works 200 GSM siya. Tapos ayan, ginugunting ko na. Tapos hindi pantay, binawasan ko ulit, ganyan. Tapos ini-erase ko yung mga lapis na nakikita para kapag pipicturan, mas maganda siya tignan. Ito depende na to sa inyo. Nilalagyan ko pa siya ng shadow na ganyan. Mas nagpa-pop up kasi yung letters kapag may ganyan na shadow. Sa right side ko ulit nilagay. Kapag sa left side na ninyo nilagay yung shadow, dun nyo na din ilagay yung ganyan. And ayun, tapos na. Thank you for watching. Bye-bye!